Magandang buhay! Maligayang pagbabalik sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 10. Tayo ngayon ay nasa ikatlong module na ang pamagat ay Kongkretong Pagkakataon na Nagpapakita ng Pagmamahal sa Diyos. Ito ay nakapaloob sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga pagkakataong nakatulong ang pagmamahal sa Diyos sa kongkretong pangyayari sa buhay. Layunin pang pagkatuto na ipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagmamahal sa Diyos na naiisa-isa ang mga kilos na maaaring gawin upang maipamalas ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, napauunlad ang mga gawain upang maipamalas ang pagmamahal sa Diyos. Ikatlo, nakagagawa ng mga kilos na nagpapamalas ng pagmamahal sa Diyos. Tara, tayo'y dumako na sa paunang pagsubok. Panuto, buuin ang acrostic na pananampalataya na nagpapakita ng mga gawain upang maipamalas o maipakita ang pagmamahal sa Diyos. Narito ang halimbawang sagot. Puso'y laging pakinggan ating armas na nagbibigay kaligtasan. Ang pag-ibig ay nariyan. Ang mapagmahal na poong may kapal ay aalalay sa iyo. Sa loob ay tatagan. At iyong buhay ay dapat pahalagahan. Ngayon naman, tayo ay magbalik-aral. Panuto, ibigay ang mahalagang kaalaman na hinihingi sa diagram. Narito ang pananampalataya. Sa baba ng pananampalataya ay ang Kristyanismo, Islam at Budismo. Narito ang kasagutan mula sa ating nakaraang mga talakayan. Pananampalataya, ito ay ang personal na paniniwala at kaugnayan sa Diyos. Kristyanismo, itinuturo dito ang buhay na halimbawa ng pag-asa, pag-ibig at paniniwalang ipinakita ni Kristo. Islam, naniniwala sa iisang Diyos lamang. Budismo, ito ay nakatuon sa aral ni Siddhartha Gautama o ang Buddha. Dumako na tayo sa ating aralin, kongkretong pagkakataon na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Narito, gawin ng checklist sa loob ng 5 minuto. Maaaring itigil ang bidyong ito kung kinakailangan. Pagkatapos gawin ang checklist, narito ang mga mahalagang tanong. Gaano kahalaga na nakikita sa atin ang mga kilos na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos? Narito ang halimbawa ng sagot, mahalaga na makikita sa atin bilang tao ang mga kilos na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos upang maging isang mabuting halimbawa. Para sa pangalawang tanong, ano ang ating pakinabang sa mga kilos natin na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos? Halimbawang sagot, ang kapakinabangan natin sa kilos na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos mula sa ating kilos na tayo ay yumayabong bilang tayo at nakukuha natin ang respeto mula sa ibang tao. Para sa huling tanong, paano natin mapapanatili at laging maisabuhay ang mga kilos na ito? Muli, narito ang halimbawang sagot. Lagi lamang nating balikan ang dahilan kung bakit tayo binigyan ng buhay ng ating Panginoon.
Nang sa gayon, hindi tayo maligaw ng landas at makalimot sa mga dapat at tamang gawin. Ayan, binabati kita. Tayo ngayon ay dumako na sa paglalahat. Panuto, basahin at unawain ang bawat tanong at isulat ang sagot sa ilalim ng tanong. Unang tanong, bakit mahalagang mapanatili malalim ang ating ugnayan sa kapwa at sa Diyos? Narito ang halimbawang sagot. Mahalagang mapanatili ang malalim na ugnayan sa ating kapwa at sa Diyos upang tayo ay magkaroon ng kapanatagan. Pangalawang tanong, paano may papakita na tayo ay totoo sa ating mga ginagawang mga kilos na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos? Narito ang halimbawang sagot. Maipakikita natin na tayo ay totoo sa ating mga ginagawang kilos na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos kung ang ating telos ay mabuti hanggang sa ating kalooban at naisasantabi natin ang ating mga pansariling interes. Para sa huling tanong, ano ang matitiyak mo kung may sasakatuparan mo ang lahat ng mga kilos na nagpapakita ng pagmamahal sa iyo ng Diyos? Narito li ang halimbawang sagot. Isang bagay ang matitiyak natin kung may sasakatuparan mo o natin ang mga kilos na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ito ay ang pagkakaroon ng kapanatagan ng ating isipan. Para naman sa pagpapahalaga, panuto, ipaliwanag ang mahalagang kaisipang ito. Ang paglilingkod sa Diyos ay nagmumula sa pagmamahal sa Panginoon. Narito ang halimbawang sagot. Ito ay nangangahulugan na ang paglilingkod sa Diyos ay isang obligasyon na hindi kailangan ng may dahilan o ano paman dahil ito ay buong pusong ninais ng Panginoon. Ayan, narito ka na sa huling bahagi, ang panapos na pagsusulit. Panuto, suriin kung tama o mali ang bawat pahayag. Isulat ang salitang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Unang bilang, magsagawa ng panalangin tuwing pagkagising at tuwing matutulog lamang. Ang sagot ay mali. Para sa pangalawang bilang, ang pagninilay ay pananahimik, saglit upang isipin ang ilang bagay ay ang layunin kung bakit ka nabubuhay rito sa lupa. Tamang sagot ay T. Ikatlong bilang, pag-aaral ng salita ng Diyos ay maaari nating magawa sa tahanan at sa araw ng mga pagsamba. Tama. O letrang T. Ikaapat na bilang, ang pagbibigay ng sagot sa module ay pagmamahal sa kapwa. Ang tamang sagot ay letrang M. Ang pagsimba ay isinasagawa lamang tuwing araw ng Linggo. Ang tamang sagot ay M. Ika-anim na bilang,
Ang pagbabasa ng ilang babasahin tungkol sa pagmamahal sa kapwa ay isang halimbawa ng pagbabasa tungkol sa espiritualidad. Ang tamang sagot ay letrang T. Ikawalong bilang, may tuturing nating pagmamahal sa Diyos ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang tamang sagot ay letrang T. Kasyam na bilang, ang pagsuway sa mga alituntunin sa home quarantine ay pagpapakita ng hindi pagmamahal sa Diyos. Ang tamang sagot ay letter T. Huling bilang, ang pagmamahal, pagrespeto sa magulang ay pagmamahal sa Diyos. Ang sagot ay letrang T. Ayan, maraming salamat hanggang sa muli!